naman sa Team Spirit at ngayon ay matutunghayan na natin sa wakas. Alam kong maraming nag-aabang sa ating viewers sa kasalukuyan sa kung ano ang mga mangyayari para dito sa labang ito. At sama-sama na nating tignan kung ito nga pa ay magpapaikting sa kung ano na ang current na talagang nagiging estado ng Pilipinas pagdating sa kung anong inaasahan mula sa kanila ng buong mundo. Brigadier, I cannot believe my eyes. Kung isa kayo sa mga thunders ng esports, yes. I cannot believe na nakikita ko Team Liquid Echo kontra sa Team Spirit sa Mobile Legends Bang Bang. Oo. Ang laki ng logo. Oo. Sa ating curved, slightly curved screen, by the way. Parang hindi lang slightly curved eh. Ang ganda ng, grabe talaga yung curve nun eh. Okay. Parang wave. Naka-S na talaga siya. Oo. Halos ganun na. At ganoon na lang din kasi kalaki ang pwede nating, or yung labang ito para sa maraming manonood, especially for the Filipinos na, syempre, noong debut pa lang o Deus Vult pa lang ang kuponang ito. Sabi nga ng ating panel kanina, magmula pa doon sa Pilipinas ay marami na silang napabilib. So ito ay isa na namang pagsubok. And again, even for Team Spirit, para kinakit po ba dyan, very vocal naman si Nay. Oo. Na-excited sila talagang tumapat sa mga teams mula sa Pilipinas, teams from the strongest regions, kasi doon talaga nila na mas natutunan. Oo, doon sila nakakakuha pa ng learnings. Pero speaking of, kakabanggit lang natin kay King Bomba. Pinuntahan na agad siya. Na-force out na yung flicker dito ng Barat. So, kulang ng isang importanteng abilidad para sa pag-setup sa teamfight. Pero grabe, yung Liquid Echo, gusto talaga nilang patrasin yung Barat na ito. Yung Sha Essence, yung Residue na hinigop dito ng Yuzong. Hindi sapat yung damage na mabibigay Kid Bomba. He's gonna be forced back. But 8 seconds bago mag-spawn ang unang turtle sa laban, si Carl Tizzy. On his signature back siya, nagbibigay ng vision. Medyo templado, no? Yung nakikita nating ikot from Team Spirit. Kasi nababanggit previously, lalo nung day one, parang nag-experiment or medyo nagte-testing pa yung Spirit. But today, even from the drafting phase pa lang, ramdam mo na mas tinatry nilang i-calculate, pero ito na agad yung Black Dragon form nila kay Sanford na parang hindi mawawala pag may objective take ang Liquid Echo or kahit wala kang kalabang kita, kailangan. Tingnan mo, ganina. Kinas niya pa din. Oo, zone out lang, pang zone out. The Filipino Dragon. Yeah. Sanford na Liquid Echo. And of course, Liquid Echo, dahan-dahan lang muna nila yung approach. Pero Team Spirit, alam naman nila na mangyayari siguro na hindi na nila makuha yung unang turtle. Pagkatapos ng na-force out nila yung flicker, tapos napauwi nila yung Kid Bomba, parang yun na yung signal na okay, talo na yung EXP laner namin para makapwesto sa unang turtle. So, that means si Sawo, yung sinasabi ng pro player, yung tinatawag nilang inaurahan. Para lang makakuha ng vision, ganun. So, yun, Team Spirit, tignan natin kung makakahanap sila ng play. Baka sa opposite side ng mapa. Kasi yung mga rotation ngayon ng dalawang jungler, si Carl Tizzy lagi pataas. Pero si Marl naman lagi pa baba. Baka sa good lane naman sila mag next week. Next sequence. Kwento pala ng mga Unga Aura rin. Nakita nating series para dito sa second game na, or match natin of the day. Kasi yung previous or first match natin, punong-puno lang aura. Wala doon sa homeboys. So dito naman, sino yung mas makakapagpakita noon sa pagitan ng dalawang team to? Dahil napakatahimik kung tutuusin no laban natin, no, Renmar? Wala pa tayong casualties or kills whatsoever. At pag nagkakakitaan sila, ipupursue nila kung ano yung tinatry nilang gawin. Yes. Pero hindi nila ia-attempt na mag-engage doon sa kalaban. Oo. Yung ano, parang courting phase muna. Wala pang wala pang engagement. Oo, wala pa. Wala pang commitment. Tagal sa bagay. Matagal naman usually yung courting phase. Oo. Engagement kasi ano na yun eh. Commitment na yun kasi sure na yun eh. Sure. Di pa ready mag-commit. Yung Team Spirit, yung mga galawan nila nakita ko ngayon, parang naano sila eh. Naaalala nila yung nangyari sa kanila noong group stages, nung kinalaban nila nung unang araw ng group stage natin, nung kinalaban nila yung homeboys, natalo lang sila ng dalawang team fight sa Lord, na wipe out sila dalawang beses, yun, natalo sila ng laro. Pero yung Black Dragon form nila, pag na dito ni Sanford, papasok na yung mga miyembro ng Team Spirit, si Carl Tizzy pa rin makapag-retreat ng Turtle. First Blood mapupunta sa Liquid Echo, mapipitas nila si Kid Bomba. Ito na yung diversion sa GN Benny Cutie. Surprise from out of nowhere. Na
si Doon, si Marl, Liquid Echo. Ito na ata ang umpisa ng snowball nila. Yung pinakahihintay natin na action ay naganap na rin sa ating turtle. At nakita natin kung paano naging mas tansyado talaga ang Liquid Echo doon. Binay the book lang nila, yung usual na ginagawa nila kapag may turtle objectives, di ba? For the second time around, nagkaroon na ng Black Dragon form, kay Sword. Very timely din yung paggamit ng Petrify. Pero yung pagkakasecure ni Cartesi ng objective with that retribution na kinonvert nila agad-agad sa hindi sobrang overextend na action, yep. Pero nakakuha pa rin sila ng more than just the objective. Napaganda lalo yung early game nila. Tapos off the broadcast, nag-uusap tayo na yung Claude last pick, it was a reaction just to the global presence na dinadala ng Liquid Echo. Uy, pero sige, Boba, delikado pala dito dun sa top lane. Kunting damage siya lang, mahuhuli siya. Si Sunset Lover, ito yung tulong niya para kay Kid Bomba. Sa Anji, ginamit yung Flicker para makatakas. Anyway, as I was talking about, yung Liquid Echo dito. Pwede lang sila mag-rush ng Blade Armor. Mahirapan na dito si Hiko eh. Tapos tingnan mo yung first item kagad ni Carl Dizzy, nag-Blade Armor na siya kagad. Then ata, nakapantalon si Sanford. So baka siya rin mag-rush ng Blade Armor. Nangyari na. Unti-unti na nilang sinasagot ang damage or ang main damage dealer ngayon ng Team Spirit nang hindi pa nga niya nakukuha yung items niya at this point. Pero also applicable for Marl as the Roger. So mas nade-deny nila ngayon yung early game potential na pwedeng makuha ng jungler dito ng Team Spirit. Pero ang kinagandahan din naman, sabay pa rin or pantay, no? Yung nakikita natin yung levels, yung junglers natin. Hindi pa rin sila masyado nahuhuli. bigla na lang lumabas eh. Oo nga eh. Magong eh. Si Turtle na naman nandiyan ah. Nag-parking sa gitna ng venue. Naman yung nasa likod. Oo. Ingat ka. Okay lang. Pero grabe ang considerate ni Pagong. Wala siya masyado in-storbo na. Kaya nandiyan lang siya sa gitna. Yes. Just chilling. Ito kasi pinuntahan siya una. Oo. Oh. Siya una ng Liquid Echo. Pero itong mga diversion na ito, nakakatakot. Tingnan mo naman! Okay. Hiko! No! There goes the jungler of the gold laner ng Team Spirit. Surprise! Diversion naman dito ng Liquid Echo. Nagiging signature na nila yung paggamit ng Low Yi. The fast-paced Echo Express ngayon. Dahan-dahan yung Express. Pero grabe si Kid Bobo. Ginamit yung Flicker para makapag-detonus. Welcome! Delikado ata yung buwasan ng Team Spirit. Pero nakapag gamit ng Minowet Fury si Sawo. Surprising game engagement galing sa Team Spirit. Sinurpresa yung Liquid Echo. Pero ito na yung Filipino Dragon. Benny Cutie nag-entropy. Ito na yung battle dito ni Zephyr. Marl at yung Kid Bobo Milano. Dalong miyembro ng Team Spirit. Ginatihan ng Liquid Echo. The trade goes well para sa Liquid. Gusto kong sabihin at i-highlight yung mga XP laners natin dun sa laban na yun. Pero ang sakit na ng damage kayo ni Hiko. Nakapag-ipon na. Sabihin mo pa nung Star Shatter na biglang hinabol ni Sunset Lover dun sa kabila. At ngayon, man. Meron na naman man. Gusto. Ay, pero mukhang depensa lang gusto nila. Pero ang sakit ng damage ni Sagi at ni JP Hiko. 50% ang bawas kagad. At kita natin yung mga kabayan natin dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Wow. Palitan nyo yung yung pwesto ng Singat H. Baliktan nyo. Naging Echo. Baliktan nyo nasa first floor. Oh. Kailangan na nagkakalit yung O tsaka H. Pero Echo. Makatunog, same pa rin. Pero grabe ang sakit na dito yung damage ni Benny Cutie. Ginamit yung Entropy. Wow. Healing spree para sa Nathan. Para kay Benny Cutie. At yung Torres sa kita hindi mababasag ng Liquid Echo, pero lamang sila. Yan ang Nathan na namimiss na natin, ha? Oo. Matagal-tagal nang hindi lumabas ang Nathan para dito sa ating MSC. And now na nakita natin siya sa kamay ni Benny Cutie with the 3 core items already in his hands, na may 2K gold lead din compared sa kanyang counterpart or sa kanyang katapat na si Hiko. Makikita mo na bakit kahit yung pinakamakukunan ng membro ay agad-agad ang natutunaw. Pero ayan na naman, nag-commit sila kay Bomba. Delikado, si Carl ang nahuli dito ng Detras. Bomba! Pero grabe! Out of nowhere, Benny Cutie! Ito na yung bagyo ng Liquid Echo! Akala natin si Carl hindi mahuli, pero si Sawan, si Bomba ang nahuli naman dito. Hiko nag-blazing duet, pero yung Petrify! Yung combo ni Sanford! Nahuli yung gold laner, pero lamang yung Liquid Echo sa trade. 3-4-1! Ang pagpasok ng bagyo sa kung saan naganap
o doon sa gitna kung saan naganap ang ating recent teamfight. At balikan natin yan sa ating STC replay. Kita-kita dito. Ito yung Nathan na okay lang mag-entropy. As in, entropy papasok. Kasi napakataas na talaga ng kanyang nagiging damage output and well supported siya dito ng kanyang mga kasama. Napangiti pa ng slide doon si Carl kasi narinig niya ang cheers at hiyaw ng mga kababayan natin na nandoon sa ating Amazon Arena. At ngayon dito naman si Kid Bombay medyo may iwan mag-isa yata. Oo, pero si JP na poke habang lumilipad sa ere. Ang ginagamit niya yung circling event, Yuri pumasok dito, ginamit yung entropy, medyo delikado ata, pero wind of danger, ginamit ni Benic Yuri, buhay pa siya, hindi siya mahuli, pero si Sawo, ano ko yung knock-up, double knock-up, pero makakalipan siya, malabas, tinulungan ni Danny Jamie, Sanford, napitas doon si Sawo, give up na, ginamit na yung flicker, para makatakas, at Liquid Echo, tinutuloy-tuloy lang nila, pero natamaan doon si Benic Yuri ng Star Shatter ng Novaria, sabi nila, dahan-dahan muna, nagawa na natin yung trabaho na gusto natin gawin. At hindi ba supposedly ay dapat nawala na doon si Benny Cutie? Oo nga, imunti ka na eh. Pero yung clutch heal at clutch engage. Tumay! Naku po! Siya naman yung nahuli dito. Si Hiko hindi mahuhuli ng burn damage. Tinutuloy-tuloy lang ng Liquid Echo out of nowhere. Sabi nila, dahan-dahan muna yung Echo Express, guys. First stop, second stop. Pagdating sa third stop, ang bilis na ng takbo. Naging bullet train. Oh, ito pala yung... Wala palang speed limit sa Land of Dawn. Oo. At ganito kabilis ang ating mga nakikitang pangyayari sa pagitan ng Liquid Echo at Team Spirit. Pero very difficult situation ito para sa Team Spirit to isipin mo. Kasi ang pinaka magiging reliable wave clear lang talaga nila dito na hindi kinakailangan lumapit ng sobra ay si Sunset Lover. Oo. Si Hiko ngayon, kapag ka na-timingan, narinig tayo ng mga kababayan, by the way, pinaligtad na nila yung agent. Yay! Pero pagka na-timingan din kasi rito si Hiko, na by the way, ang daming pang-timing. Uy! Okay. Delikado to. Okay lang. Makakunat na dito si Carla, tsaka kulang pa ng damage si Hiko. Kumakating onte. Yep. Pero hindi pa ganun kakating. Yung kate na hindi mo kailangan, ano, kalmutin. Yung andun lang, pwede diba minsan ginaganan, hina-plus mo lang kote lang, ganun-ganun lang. Kasi hindi pa naman, ano, ganun kakate, okay lang. Pero, nirespeto rin naman ata ng, or hindi naman ata, pero sigurado na respeto ng Liquid Echo yung timing ng Team Spirit. Kasi diba biglang ano, umpisa na lang sila na tuloy na engagement. Kasi alam nila, kung tinuloy pa nila yung dahan-dahan na approach, edi baka makapag-power spike yung Claude. Pero dahan-dahan sila. Then at some point, na-realize sila, guys, bilisan na natin to kasi oras na ng Claude. Kumakati na onti. So, yun. Andito to tayo sa point na Liquid Echo, yung may lamang. Yung kanilang kilometers per hour ay unti-unti lang nilang nira-ramp up. Oo, liit ng baras. Ginamit na, oy, yung Flying Dragon technique! Grabe, sinown out! Paglapas niya dun sa dispersion! Diversion pala! Benic Yuting na ngayon nagpa-frontline dito. The Liquid Echo in the zone. Nakita na namin yun. Kaya naging manong Pilipino Dragon si Sanford. Nakita na namin yun sa isang tournament a few weeks ago kung saan nag-qualify yung Liquid Echo. Yung The Flying Dragon. Hindi, lumilipad naman talaga yung Dragon. Pero teleporting Dragon. Flying Dragon. Dragon. Okay, teleporting Flying Dragon. Salamat, Brigida. Pwede na kayo mamili doon. Kasi either way, ay... Nakakagulat talaga yung dragon. Kasi, alam mo, kita na eh. Oo. Kita naman na dito ni Kid Bomba or ni Sawo doon sa nakikita nating brush kung saan nakakulating ngayon na may magda-diversion eh. But to think na yung magda-diversion ay hindi basta-basta nakatapak sa lupa. Oo. At sa halip ay lumilipad sa ere pa. Paano mo maaagad o marereaktan yun? Pero ang sakit, nakakatunaw na si Hiko. Okay, sakit. Okay. Oh, Carl Daisy, dahan-dahan. Pero papasok na dito. Ito na naman yung Flying Dragon ni Sanford. Pero si Sawo, with the knock-up, kinaharap niya ata yung magandang entry sa pag-flicker at ultimate niya. Pero sabi dito ni Sawo, guys, calm down. We will relax. We will defend. And Team Spirit, makakadepensa nga. Nakapag-depensa nga sila rito. At si Benny Cutie ay sobrang nagiging maingat lang din. Hindi pa masyadong nagpapakita or involve ang kanyang sarili. Naging successful din naman ang Liquid Echo.
na makakuha at least ng isang inhibitor turret kontra sa Team Spirit. Pero gradually, yung damage na naiipon ng Team Spirit ay unti-unti na nating nadarama. So, ipipilit at si-siege na nga ba ito ng Liquid Echo? Kala ko may dragon na naman Lalabas mismo sa likod nila sa loob ng base. Pero delikado si Sao. Ginamit yung flicker na force out. Yung flicker para hindi siya mahuli ng stun ng Baksha. So, isang importanteng skill para sa Minotaur. Pero grabe na higop nung dispersion rotation si Kid Bomba. At yun na nga, lamang yung Liquid Echo para sa siege na ito. Oo, tapos nandito na yung Black Dragon form na mukhang sisimulan ni Sanford yung laban. Pero madedepensahan pa naman ito kahit papaano ng Team Spirit. And kung babalikan natin yung nangyari kanina, kailangan mo talagang ingatan kung ikaw si Sao, kung paano ka mag-engage, ano? Oo. Kasi mabilis reaction time ni Benny Cutie! Speaking of Benny Cutie, biglang na-burst down si Sunset Lover. Pwede niya kasing i-superposition si Sao, tapos hindi na siya makakatuloy. Oo, yung anong oras na ba dito sa Riyadh, Saudi Arabia? 12:38 pa. Mahal ni Sunset Lover yung Sunset. Pero mga 5 oras pa, 6 na oras pa yun. Right now, it's Benny time. Benny time. Unti-unti na rin nagiging Hiko time. Pero kasi ang problema, etong si Benny, wala pang nakakahanap at abot sa kanya. Tising mo, the Sunset, lalim ng Torres. Sao, wala siya makuha na nakak. Gamit yung Dispersal sa Anji! Napakain ng Blazing Duet! Galing kay Hiko! Ito na nga yung damage ng Claude! Kailangan mag-ingat ng Liquid Echo. Diversion out para sa kanila. Discipline. Kala ko ilalagay nila dun sa may likod tapos gugulatin with another play. Ako rin Pero, di ba, at that point, kung ikaw ang Liquid Echo, nasa inyo na yung kalamangan, reset is... Pero, eto na, biniburst down yung Lord! Mga yung Team Series, sino makakuha ng Retribution Battle dito? At nakukuha ni Marl! Pero yung knock-up, ito naman yung set! Si Benny Kuti wala! Team Spirit from out of nowhere! Mapapahigot ata nila yung laban na ito! Liquid Echo, wala silang damage! Sanji nandito pa rin, si Carl Tizzy makaka-out. Wala pa dito si Sanford at mukhang maghanap ng laban ata ng Liquid Echo. Gusto pa nila habulin yung mga miyembro ng Team Spirit. Star Shatter, hindi magkoconnect. Si Carl Tizzy nakita si Hiko. Ito na yung diversion. Papasok pa doon si Sanji. At pumasok ka si Sanji! Hiko napitas! Walang gold laner para sa Team Spirit! Pero kailangan tumakbo ng mga miyembro ng Liquid Echo. Na kailangan nilang iwasan ito. Meron pa silang Lord na po problemahin dito sa bandang itaas. Habang sina Sunset Lover, mukhang nagpupursige. Binabato yung mga Star Shatter at kukunin muna ni Mar yung kanyang orange buff. Pero ayaw nang pababain ito ng Liquid Echo. Mukhang gusto na talaga nilang patumpahin yung Lord dito bago pa ito makalakad papalapit doon sa kanilang farm or sa jungle. At magiging matagumpay sila sa depensa pero yung Team Spirit unti-unting bumebuelo na. Hiko time. Yun yung sinabi mo kanina, Brigida. At andun na nga tayo. 17 minutes in, yung Claude nakapag-full build na up to a Rose Gold Meteor. Yung nakita natin mga surprise engagements ng Liquid Echo, kailangan na unting mas kalkulado. Pero ang ganda rin yung response na ginawa ng Liquid Echo. Ha? Hindi pinayagan yung Team Spirit makapwesto para makapag-push sila. At yung before nung Lord ay nagkaroon naman din talaga ng attempt kung tutuusin. Kaso syempre, hindi siya yung tipong napormahan na engage from Liquid Echo. It was more on napilitan lang silang mag-react that way kasi bine-burst down na siya talaga ng Team Spirit pero nahanap si Hiko. Speaking of Hiko time, may magda-diversion ba dito sa bot? Lahat yata nandito na! Okay, yung minion wave wala pa dito para sa Liquid Echo. Kinamit nila yung lahat. Pero kailangan mag-back ng Liquid Echo. Wala sa forma yung minion waves nila. Oo, dami pang pwedeng gamitin skills dun ng Team Spirit. Nakakagulat yun kung in-engage yun ng Liquid Echo. So ngayon ay medyo mag-iingat din muna. Sakit. Uy, ang sakit din! Ang sakit, besh! Sakit din nung nakita nating damage from Sanji right now. Hindi lang mga Star Shatter yung problema ngayon ng Team Spirit. Naman, gumugulong-gulong na naman yung Liquid Express . Oo. Pero okay, dahan-dahan. Nadahan muna. Again, napunta tayo sa late game. Oras, potential para sa Team Spirit. Mapaikot talaga. At baka makuha pa nga nila yung ayaw natin na mangyari dito. Yes. Pero Liquid Echo, yung maganda naman sa kanila, sobrang lamang sa Torre. Okay. So ngayon, kailangan muna nilang panghawakan ito. Hindi nila pwedeng hanapin ang mga laban na hindi po papabor para dito sa Liquid Echo kasi nakita natin yung pagbabackfire nun sa kanila earlier. Pakiramdam ko lang kung Liquid Echo ka ngayon nanggigigil dito sa inhibitor turret sa tape. Pero wow! Speaking of nag-iingat, nakalahati dun si Hiko. Oo.
buti na kapag ano siya, VMI out. Pero Liquid Echo, magra-rush sila ng Lord. Nag-call ng play sa taas para makakuha lang ng information at diversion. Hindi yung ultimate ng Loyi, but the literal word diversion. At nakuha nila yung Lord at yung Torres sa taas. Sobrang bilis ng shift. Oo. As in, nag-attempt silang gumawa ng play dun sa taas. Nagawa nila mapareact to a certain extent si Hiko, pero hindi nila finul out commit kasi meron silang next na pakay in mind right after nilang magawa yung napakalit or yung attempt lang ngayon para dito sa or contra sa Team Spirit. And now they have the Lord, nagpaparcha sa middle lane, at nandun na si Cartizzi umumpo, pero nag-winding wind pa out, at eto na yata ang laban. Marl Pulado, ginamit na dito yung ultimate ng Novaria at yung Liquid Echo, dahan-dahan nila binabawasan yung mga miyembro ng Team Spirit. Kidball, mamahuli ni Benny Cutie, pero si Benny Cutie kasakit ng damage na kuha niya, nakapag-immortality sa awa, ginamit yung ultimate niya rin. JP, yung shields ng Matilda! JP, kasalanan mo yun! At yung Liquid Echo makakakuha ng game number one! Daddy JP with the clutch, heal, and shields. Kasalanan talaga ni JP ang mga clutch shield na yon, at kasalanan din ni